Ayun, good morning mga boss, mga ka-audio yan. Meron tayo ngayong i-unbox dito na sub na Lightning Lab yan. Ayan, yun yung box niya. Upgrade to ni customer. Dati kasi ang sub niya dito sa airport namin na ginawa ay yung uwi nilang Almani na subwoofer yan. Gusto niya magpalit ng mas malakas. Yan, bali. Yan, ni-router ko yung tabi at saka yung butas. Kasi mas malaki ang butas ni 2XL kaysa sa unang sub niyang gamit. Ayan. Yan, ito yung port natin. Yan, 6-inch aero. Yan, ito na yung sub mga boss. Yan, mamaya explain ko sa inyo ba't may mga gamit tayo dyan. Yan, ito na yung 2XL galing Batangas to mga boss. Yan. Yan siya mga boss. Yan. Lightning Lab 2XL. Yan. Alisin lang natin sa ano, sa box. Siyempre, wala akong tagahawak. Ito lang yung tagahawak ko. Lagay ko muna mga boss. Kunin natin yung sa box yan, 2XL na yan, para makita nyo yung overall na speaker yan. Bigat mga boss. Ayan mga ka-audio, yan. Naalis ko na sa box yung 2XL yan. Napakabigat niya. Kung di ako nagkakamali, ano to, 16 kilo. Yan. Yan na yung 2XL. Ayan. Laki ng rubber, foam edge niya. Tapos, ayan. Siguro 3 inches voice coil, di ako masyadong sure pero alam ko 3 inches. Tapos yan, ayun, dual pigtail lid. Yan, ayan, dual pigtail. Tapos yan, yung nagkakamali, 3-pole stack magnet ang alam ko sa 2XL. 3-pole stack yan na may cover na rubber. Yan. Yan, dual 2 ohms yan, tama. Yan. Tapos dual spider. Yan, dual spider siya kung mapapansin niyo. Meron sa taas at meron pa sa baba. Tapos yan yung specs niya, 1000 watt RMS. Model niya is, yun ang model niya ay 2XL12D2, 12 inches, dual 2 ohm voice coil. Ayan. Ngayon, test natin kung talagang dual 2 ohm. Minsan di naman laging sakto mga boss. Ayan. Meron tayo ditong, ayan, multi-tester. Ayan. Lagay lang natin yung ano niya, pump. Ayan, tapos ilagay lang natin sa ohms mga boss. Ayun, yung ohms sign. Hindi naman ako electronics, gamit ko lang to more on konting troubleshooting lang, continuity, voltage, yun, mga voltage lang, tapos mga pang test. Ayan, test natin. Ayan, per terminal. Pasensya na mga boss, ha. Ako naghahawa kasi ng video. Ayan, try natin kung ilang. Teka muna. Nagsabi sa akin kaibigan ko na
tignan muna kung may resistance yung tester natin. Paano malalaman? Pag naka-ohms, pagdikitin yung dalawang prong, tapos kung may lumabas, yan tulad nyan sa akin, point one. Kung hindi naman importante, okay lang. Ayan. Ayun, mga 2.2 na naluwag kasi. Yan, 2.2 mga boss, yan 2.2 ohms minus yung 1 resistance kanina, 2.1 ohms yan, kabila. Papansin nyo, sinapinan ko ilalim, baka kasi mabura yung ano nyo, yung label. Ito yung kabila. Ayan, 2.1 minus 1, halos 2 talaga siya, yan. 2 ohms. Ayan, yun na yung test natin. Ngayon, kakabit ko na siya dyan para magamit na din. May gauge 8 wire na yung pinabili ko. Yan, nag-ready na ako ng pang series parallel o pang parallel lang talaga ito. Yan, di may pang parallel na tayo na wire. Ang gagawin kong wiring nito mga boss ay 2 ohms. Yan. Balik ko muna ulit. Ayan mga boss, binaliktad ko muna para mas madali kung may paliwanag yung series parallel connection sa mga bago pa lang naman. Sa mga alam na nila, Aishan, ito ay sa mga hindi pa lang din masyadong familiar dun sa connection ng series parallel yan. Ayan mga boss, yun, balik ulit tayo. Ayan, ito yung dalawa niyang terminal, yan, positive, negative. Pag series wiring mga boss, kasi hindi nire-recommend siguro ang isang voice coil lang gagamitin. Kung halimbawa ang amp nyo is 1.5, dapat 1.5 sana para almost kaya naman to. Kung 2,000 kung meron, okay din. ang amp kasi gagamitin dyan kayo ito. Yan, Lightning Lab na 1.5 RMS. Kaya medyo good naman. Ngayon, ang gagawin natin, kaya tayo magwa 1 ohms. Kasi 1 ohms stable yung amp sa 1.5. Kaya kailangan natin i-1 ohms yung sub. Siguro magsisiris ka kung halimbawa ang amp mo ay 2 ohms stable yan, parang ganun. May mga amp kasi na 2 ohms lang ang pwede, hindi kaya na hanggang 1 ohms. Ngayon, ayan mga boss, pag series tayo, ang pagkoconnecting natin sa series connection ay magnet yung mga boss, positive dito at negative dito. Ayan, pag magsisiris tayo ha, teka, kabit ko lang. Thank you.
Ayan mga boss, pag magsi-series connection tayo, di dual 2 ohms, dual 2 ohms, magiging 4 ohms yan. Ayan, mali pala kanina, hindi pala ito yung ano, yung sa, yung sa ibang amp yan. Bali, pag series, ayan, magkasama yung positive at negative nung dalawang terminal. Tapos, ito ang final load natin. Ayan, ito, negative ng amp, positive ng amp. Ngayon, try natin kung ilang ohms yan. Hindi ako nagkakamali, dual 2 ohms, magiging 4 yan. Halos, almost 4 dapat. Ayan. O, yan, yan mga boss. Yan, 4 ohms tayo, yan. Series connection nito ng dual 2 ohms. Kung halimbawa, ang amp mo ay stable 4 ohms, mas malakas yung watts na sa 4 ohms, yan, pwede. Yan. 4 ohms sa series. Yan, bali sa amp, ikakabit yan yung dalawang may prong ng may sa tester na yan, sa amp yan, diretso. kung 4 ohms ang amp at in, gagamitin ha. Ayan, 4 ohms. Alisin natin. Yun yung series connection mga boss. Tapos, ang parallel connection natin ay ganito. Ayan, nilagyan ko ng itim yung label nito kasi hindi kasi yung black na gauge 8. Ayan, mamaya papaliwanag natin bakit meron siyang splice dyan. Ayan, ito negative. Ayan mga boss, ganyan ang parallel connection, negative pupunta sa negative din ng isa, positive pupunta rin sa positive ng isa. Tapos yung isa diyan o alin man sa dalawa dito, final niyan sa amplifier na yung mono. Try natin kung ilang ohms na. Hindi ako magkakamali, 1 ohms kasi dual 2 ohms tayo. Ayan. Pasensya na ulit mga boss dahil ako may hawak ng video. Ayan mga boss, 1.1, less natin yung 1 resistance nung tester, di 1 ohm. Sakto talaga siyang 1 ohm. Ayan. Ayan, kita na mga boss. Yun yung series parallel connection para mas medyo madali nating makuha. Sa mga bago lang yan ha. Ngayon, ayan na, bakit ako nag-splice ako ng wire. Kasi, ang isang terminal ng sub ay isa lang ang kasyang gauge 8 na wire. Hindi naman kasya pag dinalawa. Kasi more on, minsan napapansin ko, lalo sa mga customer ko dito. Ayan, di nakalagay yung isa. Halos sikip na nga yan kung tutuusin. Yan, halos sikit na ang isang gauge 8 na wire. Tapos, kasama pa to. Hindi mas masikip, gauge 4 na yon. Iba naman, yan, may lampas, ibubuhol lang to dito. Yan, hindi naman lahat ha. Ito ay sa mga based on experience ko lang. Yan, bubuhol nila dyan yung connection. Yan, para pumunta sa amp itong dalawa. Ayan. Ayan, parang ganyan mga boss. Ayan.
Di naman kasi ang dalawang gauge for sa isang terminal. Kawawa naman yung terminal. Yan, kalimitan ganyan yung nakikita kong wiring. Ah, ngayon, ang ituturo ko, dito na lang tayo, mag-i-splice yan. Kaya may splice ako dyan, wiring din na dito. Yan, kung ito negative, this is negative yan. Yan, kanya-kanya ng technique dito kung anong maganda sa inyong pag-connect dito. Basta pag-connect nyan, kunwari na, i-ball nyo na, naihinang nyo pa, tapos lagyan natin ng tape, tapos lagyan din ng cable tie hanggat maaari kung para safe. Yan, yan, ganyan gagawin ko. Yan, yung kabila may splice din yan. Yan, mas luwagan nyo na lang yung ano, yung pang parallel wire para mas okay sa inyo. Sa akin naman good na naman yan kasi kinuha ko lang din yan dito sa gagamitin ko dahil yun yung binili ni customer natin. Ayan, more on Huawei, parang kala mo Huawei connection. Same lang din naman na magiging labas nyan. Pero hindi na naabala yung dalawang terminal. Kung may iba kayong alam connection, pa-comment down below na lang mga boss. Ayan. Ayan, yan mga boss. Yan na yung pag-parallel na ginagawa ko. Kasi kung mapapansin nyo, yung talagang heavy na sub, totally wala ng terminal, wire na. Tig-isa silang wire. Paano ang gagawin? Di ba? I-connect din yung dalawang wire na yun dun sa dulo nila. Kaya almost same lang din ang ganitong setup mga boss niya. Dito naman di na tayo nagputol kasi nagbalat lang tayo, tapos teknikan nyo na lang kung paanong gagawin yung pag-splice dito, kung ano man anong maganda yung baga, kung paano talagang maganda sa inyo na pagtali dyan. Yan mga boss, yan yung gagawin nating connection dyan. Tapos, nalagyan ko lang yung tape, positive, negative, at saka cable tie, kung cable tie nga ba ang tawag dito, yan. Yan yung mga reason ba't may gamit tayo dyan. Yan. Ngayon mga boss, post ko lang yung video, tapos ikabit ko lang siya doon, tapos tuloy ko ulit. Ayun, tuloy ulit tayo mga boss. Pasensya na, medyo mahaba yung video kasi yun talaga yung ano. Ayan, ito na yung sinasabi ko. Ayan, naka-Y connection tayo. Ayan. Itong pang parallel series. Pang parallel yan. Positive, positive. Negative, negative. Nang hindi na magsasuffer yung isang terminal ng sub para ikabit, diba? Ayan, sabi ko nga, nilagyan ko na, nilag ng itim ditong electrical tape para alam kung negative to. Ayan, nakasuot na siya sa back. Ayan, ayan yung aeroport po pala. Ayan, wala yung kung ano sa loob. Some brace lang dito pero double baffle kasi ako kaya matigas na yan. Ayan, ayan yun yung aeroport. Ayan, pakismooth mga boss. Ayan, talagyan ko yun ng glue stick. Yan, yun na yung palatandaan ko, yung tape na yan, na dito yan, titigil na. Yan, kabit ko yung sub mga boss. Tapos, papakita ko sa inyo pagkabit. O yan mga boss, nakabit ko na yan. O kung makikita nyo, yan, naka-series parallel na yung sub. Yan. Naka-parallel na yung sub. Yan. O yan mga boss, tapos kakabit ko na lang yan dyan. Tetest ko, tapos install ko na dito sa ano, sa tricycle. Yan boss, sa ngayon, yun na muna ang video natin. I-upload ko na lang yung test ko nito pag nakapag-video ako. Ayan.
Yan, sana may konti kayo nakuha kahit papaano, kung may naitulong kung paano mag-connect ng series parallel at paano mag-connect ng sub dito. Yan mga boss, salamat mga boss, and sa mga bago pa lang magso-subscribe, do subscribe mga boss, libre lang yan. Pa-hit na rin ang notification bell mga boss, para tuloy-tuloy yung sa audio content natin yan. Yan, nagpe-flare din ako ng mga airport pala. Shoutout lang yan, airport 8 inches, 6 inches, 8 inches pa rin. At yun yung aking setup. Yan. Ito kay customer din ko, dual 10 na kinetic. Yan, airport pa rin. Yan. Okay mga boss, salamat and God bless sa inyo mga boss. Ayun mga ka-audio, yan, nalagay ko na yung sub na 2XL na airport. Ayan, nakabaliktad na muna yung pangalan kasi yun yung tamang pwesto sa tricycle, yun yung lalim. Ayan, sa sound check natin, para hindi tayo makopyright, alisin natin yung mid. Ayan, sub lang pa ito maging natin mga boss. Yan. Yung sub lang ang kapaganahin natin, yung kinetic natin kung natin nilagay. Yung sub lang muna para less ano tayo, less copyright. Ayan mga boss. Ito yung kanta natin gagamitin. Ayan. Play tayo mga boss, yan, naulan lang, play. Use headset na lang mga boss. Naman, next song tayo mga boss, yan. Pasensya na, sub lang kasi para wala tayong copyright. Saka marinig nyo rin ng maganda yung tunog niya, mag-headset po tayo. Check natin mga boss, hininaan ko na dito. Ayan, sana nakatulong yung paano mag-wiring, unboxing at saka sound check natin mga boss. Ayan. Ay mga boss, bago pa lang sa channel ko, do subscribe mga boss, libre lang yan para tuloy-tuloy tayo sa ganitong content. Salamat mga boss.